sa kalusugan, sa mga paaralan upa. Hindi na ho dahil suspended na po ang mga klase. Isang buwan po na hindi na magkaklase ang mga kabataan. Ngunit ano ang problema dito? Napaaga po ang aming bakasyon. Niwala man lang pong plano sa kung paano namin ipagpapatuloy ang aming pag-aaral sa gitna ng ganitong klaseng krisis. Yung iba po sa amin, pagtataas-taas ng tuition fee na binayad, pero wala po kaming makuhang sagot sa kung paano po kami magpapatuloy ng pag-aaral. Nasaan po ang mga kabataan? Nasa lansangan ho ba? Kung saan pinaka-vulnerable kami sa mga ganitong uri ng sakit? Kung saan pinaka-wala kaming seguridad? Wala man lang kaming makuha kahit libreng face mask o pa-alcohol? Ano ang sinasagot sa amin ng Administrasyong Duterte? Tatlong bagay ho. Una, mag-social distancing daw kami. Paano naman ho kaming mga kabataan na araw-araw nangangailangan na gumamit ng public transportation? Lima-lima lang daw ho ang pwedeng sumakay sa tren, pero daan-daan ang nakapila sa labas. Napakahusay ho ng Administrasyon Duterte. Pangalawa, kumain daw ho kami ng masustansya. Sa amin pong mga kabataan, sa hanay ng mga malalitang kabataan, saan ho namin kukunin ang pagkaing masustansya kung ang aming mga magulang mismo ay walang maiuwi at punong-puno pa ng kaltas ang kanilang mga sweldo na tuwing nanggagaling sila sa kanilang mga trabaho? Pangatlo at pinakamagalingong ipinipresenteng solusyon ng administrasyong ito para sa mga kabataan, sumunod daw ho kami sa mga police at militar. Sa panahon ho ng ganitong klaseng krisis sa kalusugan, ang kailangan ho ng kabataan ay ang pagmobilisa ng mga health workers, ng mga nurse, ng mga doktor. Hindi ho namin kailangan ng mga pulis at ng mga militar. Hindi ho namin ipagkakatiwala ang aming kalusugan at ang aming buhay sa mga pangunahing makinarya ng Estado sa pagpaslang at sa pumamasisna. Paano ho namin ipagkakatiwala ang buhay ng mga pag-asa ng bayan sa mga taong mismong kumikitil ng buhay ng milyon-milyong mamamayan sa ating bansa?